Kung alam ko lang sana to nung nasa 20s pa lang ako. Yan ang madalas kong marinig sa mga nanay at tatay na malapit na mag-retire na naturuan ko ng financial planning. Sa bagay, valid naman na sabihin yun kung wala nakapagturo sa kanila kung paano mag-prepare for retirement. Kaya thankful pa rin ako na kahit walang napuntahan ang suneldo ko sa first job ko at sa second job ko, ang saklap, di ba? Natutunan ko pa rin makapag-ipon at makapag-invest noong 27 years old pa lang ako. Okay na rin, di ba? Kaya ikaw, kung nasa 20s ka pa lang sa ngayon, oo, ikaw, pag-uusapan natin yung 5 saving and investing tips for 20s. Hello Dreamers! Ako nga pala si Nel Sembrano. Dati akong accountant na ngayon ay isang online entrepreneur and online financial educator. Here in my channel, nagbibigay po ko ng saving and investing tips para sa mga gustong lumago pa ang perang kinikita nila at magkaroon ng financial freedom sa lalong madaling panahon. Nagbibigay din po ako dito ng mga tips kung paano pwedeng kumita ng extra income kahit nasa bahay lang tulad ko as online financial educator at magkaroon ng time freedom to create a life that you love. At kung sa tingin mo makakatulong itong channel ko sa iyo, please consider to subscribe at i-click mo yung notification bell para updated ka every time na meron akong new video. Tip number 1, start saving ASAP. You cannot retire by just saving money all your life, pero syempre, dito naman magsisimula 'yon sa pag-iipon. Kailangan mo munang matutunan na mag-ipon consistently at maging habit mo to para mas madali na ang pag-i-invest sa'yo na pag-uusapan natin sa last part ng video na to. So make sure to finish watching this video. Hanggat maaari, as soon as sumahod ka na at posible naman na makaipon ka ng 10% to 20% ng sinusweldo mo, simulan mo na agad-agad. Ito yung right time to save more money dahil wala ka pang responsibilidad sa buhay, dahil wala ka pang sariling pamilya, except kung breadwinner ka, and that's a different topic. Tanong of the day, breadwinner ka ba or solo mo yung kinikita mo? Comment mo sa baba. Tip number 2, get financially educated. Hindi kasama sa school system natin ang financial literacy, pero alam ko meron na yatang mga ilang schools na nagtuturo nito, at i-correct mo ako kung mali yung sinasabi ko. This is the right time na i-educate mo ang sarili mo saan at paano mo i-manage ang perang kinikita mo. Alamin mo ano ang dapat mong unahin na ipunin na sasabihin ko sa tip number 3 at kung saan ka mag-i-invest next na pag-uusapan natin sa last part ng video na to. Ito yung mga pwede mong gawin. Bumili ka ng libro, magbasa ka ng e-book, manood ka ng mga free video sa YouTube, magbasa ka ng mga article at marami pang paraan kung paano ka mas matututo pa na mag-ipon at mag-invest. The best investment mo na kapag nasa 20s ka is financial literacy para hindi ka ma-scam. Make sure to invest first in financial education. Marami ka pang time sa edad mong yan dahil kapag equipped ka with knowledge and money skills, mas madali na sa'yo makapaghanda for retirement. Tip number 3, create emergency fund. Sa tip number 1, sinabi ko to start saving ASAP. At ito ang pwede mong simulan na ipunin. Mag-ipon ka para sa emergency fund na worth 6 to 12 months ng salary mo or expenses mo, depende kung ano ang mas komportable sa'yo. Diniscuss ko ito ng detalyado sa video course na ginawa ko na ibibigay ko yung link at the end of this video. Pwede mong ilagay money na naipon mo for emergency fund sa banko or kahit itago mo lang sa bahay nyo. Aside sa nagiging habit mo na ang pag-iipon, nasisimulan mo na rin na buuin ang emergency fund mo. So far, kung marami ka natututunan in this video, please like and share this video. Tip number 4, avoid debt. Huwag na huwag mong subukan na mangutang hanggat kaya mo dahil ito yung magiging dahilan kung bakit di ka makaipon o makaalis sa trabahong ayaw mo. Huwag mong gayahin yung mga natrap sa credit card debts. Napakahirap na matrap sa utang kaya make sure to avoid it. Huwag magpadala sa mga marketing tactics ng mga credit card companies. Hindi ako against them pero mahirap na kapag nasanay ka na gumamit ng credit card. At ang tendency nito, mas marami ka ng gastos na sobra na sa kinikita mo. Tapos hindi mo na namamalayan, baon ka na pala sa utang. Tip number 5 and the last, be aggressive on investing. This is the right time para maging aggressive ka sa pag-i-invest. Kapag natapos mo nang mabuo ang emergency fund mo, simulan mo nang i-invest ang extra money mo para mas lalo pang lumago ang pera mo kaysa natutulog lang sa bangko. Start investing sa long-term healthcare at mutual fund para sa retirement mo. Bakit ka dapat maging aggressive sa pag-i-invest? Dahil kakampi mo yung oras sa edad mong yan. Marami ka pang time na paghandaan ang sarili mong retirement dahil pag nagsimula ka ng bumuo ng sarili mong pamilya,
magkakaroon ka na ng ibang priorities at mahati na ang kinikita mo. Tulad ng pag-i-invest mo para sa college fund ng mga bata. Gumawa ko ng video course about it. Pwede mo itong mapanood ng libre at hindi mo kailangan mag-iwan ng email address para ma-access mo to. All you have to do is just click yung link na ilalagay ko sa description box below at ipipin ko rin sa comment section para ma-access mo agad. Taglish din yun, kaya madali mo maiintindihan. Parang nakikipag-usap lang din ako sa'yo tulad nito. Kung marami ka napulot na lessons in this video, I'm sure marami ka rin matututunan in this video kung saan nag-share ako ng 9 money tips I wish I knew at 21. Panoorin mo din yan. Always remember to learn new things every day. Do what you love and enjoy life. Have a good day.